Father priest,
piano, dan klasmet seperti di Kepulsa Negara, dan si Padang Kepulsa di Pertinawa. Naga di Kepulsa, pero naka-assign po mga ingredients na diocese ng Satisen, di ba isa niya? Alam ko pong galing kayo sa iba't ibang lugar. Kaya po kong namin na kababayan ko, hiningi daw dito yung namang niya. Kaya taon-taon na dito sila. So yung isang pabiyayang araw po sa inyo lahat. Happy Fiesta po. Alam ko yung day celebration dito. So pwede po bang sabihin nila yung katabili niya ng Happy Fiesta? Happy Fiesta po sa inyo lahat. Yung gusto ko sana po kayo mangyayangan at nangyayari natin yung isang ito para sa ating dating obispo, Obispo Jose Oliveros, na ngayong oras na ito ay pinagdiriwang ang isa para sa kanyang pag-ibig. Salamatan natin ang Diyos dahil pinagdaloob siya sa atin ng ilang taon at ipagkatiwala natin siya sa Panginoon, sa kamay ng Diyos. Sana ipagdaloob sa kanya ng buhay na walang hanggan kasama ng mga anghel sa kalangitan. Isang kwento po, may kikwento. First time mo pong mag-misa dito sa Ubalo. Pero nung seminarista kami, pupunta-punta po kami dito dahil may classmate ako dito si Father Boy Agustin. Papasyal ka din sa kanilang bahay. At so salamat sa Diyos sa tiyaya po makapagdiwang mag-misa dito para sa inyo. At ginagawa ko ito na muna as an expression of my love for my brother Bishop, si Bishop Jose Oliveros, na dapat sana siya yung mag-ibisa ngayon dito. Yung isang pinapaalala ko sa atin ng ating mga pagbasa, dahil lalo na yung unang pagbasa, ay yung paanyaya sa atin na ituon ang pansin kay Jesus. Focus, fix your gaze on Him. Ito po yung paanyaya sa atin. Sabi ni San Pablo, siya ang itinuturing niya tunay na yaman na yung lahat, kung ikukumpara sa kanya, ay walang punta. Kaya niyang isakripisyo lahat, huwag lang si Jesus. Kasi si Jesus ang tunay na yaman. Sa kwento po ni San Pascual Bailo, yung kung malindaw niya siya, kala nila ang itlam o may nagnakaw sa kanya. Tapos nakita po siya, bakit siya sa atin patungo sa Blessed Sacrament. So maling pa lang siya, nakatunda yung pansin niya kay Jesus na nasa Santissimo Sacramento sa atin. Napakahalaga na alam natin kung saan nagagaling yung biyaya sa yung grasya at alam natin si Jesus siya yung tawag sa ating sa Ama. At sabi mo, in the name of Jesus, every knee must bend. At ano man ang hinitamit sa ngalan ni Jesus ay pagkakaloob sa atin. Ay mga, so kailangan
Nakatuon palagi yung tingin natin at pansin at ang puso natin at ang buhay natin kay Jesus. Hanggang lumaki po si San Pascual Bailon, ito yung naging buhay niya. Kaya po, kung napasin natin ang larawan niya, meron pong monstrans yung sa harapan niya. Blessed Sacrament, siya po yung isa sa mga santo na tinatawag na patron ng mga Eucharistic Congresses. Ito pong Eucharistic Congress, International Eucharistic Congress, ginaganap palagi. Hindi ko alam, every 3 years, iba-iba. So ito po yung unang-una na hingin natin biyaya para sa atin. Lalo-lalo na po para sa mga anak natin yung palaging nakatuon. Pangalan po ni San Pascual Bailon, binigay daw sa kanya ito kasi sige lang siya ng Pentecost Sunday. Yung pagbaba ng Banal na Espiritu. Kaya sabi yung Pascual, ibig sabihin, of the Holy Spirit. Napakahalaga na parami natin halalakanin na tayong lahat ay tinyagan, na tayo ay pinagkalooban ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ito talaga yung isa sa mga katangihan ng bawat Kristiyano, isang taong puno ng Banal na Espiritu, pinuno ng Banal na Espiritu. Kaya yung napakahalaga na palagi po natin alalahanin ito ng Diyos, inayahan niyang manahan sa atin yung bawat isa daw po sa atin is a temple of the Holy Spirit. Bawat isa sa atin. So I am a temple of the Holy Spirit. Bawat isa ako, bawat sabihin ninyo sa sarili ninyo, ako ay temple of the Holy Spirit. Ikaw, katabi mo ninyo sa sarili ninyo, ikaw ay temple of the Banal na Espiritu. Ito yung pinapaalala sa atin ng pangalan Pascual. So, yung lahat ng nagdedebosyon kay San Pascual Bailon, palagi dapat kilalanin na siya'y pinuno ng Banal na Espiritu at ang Diyos ay nananahan sa kanya. Ang Diyos ay kasama palaging naglalakbay sa daan. Kaya pag may bilib na nakikita, palagi kong pikit ang mata, sabihin ninyo, nasa akin ang Banal na Espiritu. Holy Spirit, give me light. Banal na Espiritu, bigyan mo ako ng liwanag. Banal na Espiritu, gabay mo ko kung tayo naliligaw. Sapagkat, kung nasa sa atin ang Banal na Espiritu, ay kilala natin, nandiyan ang Banal na Espiritu sa atin, palagi po tayong nasa wastong daan. Gagabayan niya sigurado tayo. Sabi po palagi sa atin, the greatest gift of Jesus, the greatest gift of the Father to humanity is the Holy Spirit. Kaya sa atin, sa bawat isa, pinagkaloob sa atin ni Jesus. At ang Ama, ang Banal na Espiritu, it is supposed to be the greatest gift. Meron po akong kaibigan na sa marriage encounter, nung na-discover po niya yung Banal na Espiritu, sabi niya, Father,
yung banal na Espiritu sa aking buhay para po isang regalo na kami ikasal. Kasi damang ikasal sila, pagkatapos ng kasal, pagkatapos nila pamita yung pagkakirin, tinago nila sa kapitan. Minsan daw, meron siyang kaibigan na inanyayahan siya sa bahay nila. At nagkataon, napaaka po yung dating niya at nagluluto pa yung kaibigan niya. At meron po siyang ginagamit na kawali na napakaganda, parang magic kawali, hindi ko na mukha. Basta tuwang-tuwa po siya. Nagpakita niya ito, he was amazed. Kung ano yung pwede magawa ng bawalan yun. Tapos, sabi niya, naalala ko niya na noong ikasal siya, nakatanggap siya ng regalo ng gano'n. Kaya lang nakatago lang sa kabinet. Kaya nung dumating siya sa bahay nila, the first thing na ginawa niya, inanap niya yung regalo niya. For the first time, ginamit po niya yung regalo. After so many years, tayo po, nagtigagan tayo, pinagam ka natin yung banal na Espiritu. At nung pupilag tayo, palaging sinabi sa atin, buksan pa yung puso para manahan ang banal na Espiritu sa atin. Upang nanginig natin yung buhay mananampalataya. Di ko alam kung na-appreciate na po ninyo itong regalo ito, tagalog sa ating lahat ng Diyos. Supposed to be the greatest gift of Jesus and the Father to us. Hingin po natin na ngayong araw na ito, kapistahan ni San Pascual Bailo. Sana bawat maalala natin sa San Pascual Bailo, palagi natin maalala, I have the Holy Spirit in my heart. Nananahan ang banal na Espiritu sa atin. At pinakahuli po na gusto kong paalala sa atin, pinapaalala po ni Jesus sa atin ngayon ay yung greatest gift, ay yung greatest commandment. Yung number one, ano ba yung sinabi ni Jesus? Mahalin po ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Kaya natin tagituran lahat. Huwag lamang itong batas na ito. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. Para isa lamang po yung tanong, yung tinatanong, what is the first commandment? And yet si Jesus, dalawa yung binigay. E paano hindi po pwedeng pag-iwalayin yan? Isang patutuo na mahal mo ang Diyos ay kapag mahal mo yung kapwa mo as yourself. At para daw pong halaman yung ugat ay yung pagmamahal sa Diyos. At yung lagsana at yung mga dahon, ito yung pagmamahal sa kapwa. Hindi naman pwede puro ugat lang yung halaman. Kailangan mamanifest dun sa mga sana, sa mga dahon at bunga ng hadaman.
Ito yung pinakapuso ng buhay Kristiyano, pagmamahal. Sino bang hindi marunong magmahal? Sabi ni San Pablo, at sabi din ni San Juan, hindi niya kilala ang Diyos because that is love. Ang Diyos ay pagmamahal. So, sino bang nakatuon ng mata, nakafocus yung attention sa Diyos, dapat din nagmamahal. At ito po yung hingin natin biyaya. Ito yung patutuo na dapat meron tayo para sa pamamagitan natin, lahat ng mga kasalubong natin ay sasabihin merong Diyos. Kasi merong naglalagad na tao na marunong magmahal. Merong Diyos kapag nakikita tayo ng magmamahal.